Maganda tayo ng dalawang sibuyas. Tanggalin na natin itong ating binipurus na baboy. So nakakalahating oras na nga siya. Ganito lang madali magbipurus ng baboy. Ayan. Pinit na tayo ng kalan. Tapos maglalagay tayo ng mantika. Maganda sana nito nilagyan ng asin. Timplahan muna natin ng konting asin. Mekos-mekos ng konti para maghalo yung ating mga nilagay. Isa lang na dahil mainit na yung mantika. Iyaw yun ng konti dahil tumakalsit. Isigura lang yung pinupatok. Ilagay na natin yung toyo yung sa baho ng pinagaluan natin kanina. At isalay na rin natin yung pinupit na bawang para maluto na rin habang pinakukuluan natin yung baboy. Yan, lagay na natin yan. Pagkatapos takpan para lumambot yung baboy. Antayin natin siyang maluto hanggang sa lumambot. Baliktarin natin ito kasi masyado makakapal yung baboy para maluto. Tignan natin nakaluto na ito. Ayan. Malambot na siguro. Pwede na. Ito na mga pula yung loob. Yun o. Ganda o. Ito lang kasi yung isa medyo putla gawa nung makaibabaw. Lambot o. Okay na siya. Lagay na natin yung ating ginayat na sibuyas. Hinaan natin ng konti yung apoy para hindi siya matuyo. Medyo manapot na yung kanyang sabaw. Takpan natin ng konti para maluto ng kaunti yung sibuyas. Pero mas maganda niyan, ganyan. Medyo hilaw yung sibuyas. Kaya lang, meron kasing mga ayaw na hilaw yung sibuyas. So, lulutuin lang natin ng kaunti yung sibuyas. Mga 5 to 10 minutes para hindi naman masyadong malalo yung sibuyas, para medyo malutong yung sibuyas. Pero sa akin, para sa akin, mas gusto ko yung ganyang hilaw yung sibuyas. Malutong, crunchy ba? Okay.